guys, good morning. Diyep nga pala ng inyong kalawa, so kagising ko lang ngayon at ito na naman, as usual, dating gawi kapag di off, di ba? Sa halip na kapag di off sa work, eh mag-relax para makapagpahinga. Pero dahil nga sa ako yung naiwan sa bahay, alam na. Diba? Alam na, pag ako nasa bahay, ay kailangan natin tumulong sa gawain ng bahay. So, andito naman tayo mga kalawa sa ating operasyon. Operasyon? Tigasin. So, ngayon, papakita ko sa inyo mga kaidol, itong akin na naman labahan. Pag ako hindi up talaga, alam na yan mga kalawa. Alam na. Basta ako hindi off, alam na. Ako. Oh, ayan. Lalaba tayo ng mga kumot. Ayan, mga kumot natin. Kumot ng mga anak ko pala. At ito, ayan, naiwasin ko na. Nag-charge kasi ako kanina, kaya naano ko ito yung mga puti. Naiwasin ko na yan. So, babanlawan na lang natin mga kalawa. At syempre, ayan, tambak pa. Mayroon pa dito. So, ngayon, mag-operation na tayo. Gamit si maywagang langganang malaki. Dito natin ilalagay ang ating labahan. Syempre, inuna ko muna yung puti para hindi maghalo ang putik sa decolor. Maghilamos lang ako mga kalawa dahil mamaya na ako maliligo tapos kuban lang. Marami pa akong gagawin. So ngayon, nandito muna tayo. Mag-upisa ako sa naiwasin ko na puti. And then, ininext ko ulit yung mga di kulay. Dahil ang araw, napakaganda ng init mga kalawa. Napapansin nyo sa likuran ko, ang ganda ng sikat ng araw. So ngayon, lalo pa tayo. Ang mga magiging may tulong nyo, ay comment. Mag-subscribe. Mas lalong ganahan si kalawa sa paglalaba. Dahil yun naman talaga ang trabaho ko. Labandero. Sana. Day off, yun. Alam na. Dahil hindi ko man pwedeng iasa sa mga anak ko to kasi naunawaan ko naman sila mga kalawa. Yung mga pasok sila ngayon. Lunes hanggang Biyernes. So, syempre, sa hapon naman, busy. May mga assignment sila. Okay lang yan. Ang malaga, pinapakita natin na magulang yung ating paggagawa sa loob ng bahay. Kailangan, tayo muna mga magulang ang matuto bago sila. O ano, real talk ba? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Kung gusto mong matuto ang inyong mga anak, ikaw na magulang ang magpakita sa kanila ng mga gawaing mabuti. And then, kung nakita nila na okay yung ginagawa mo, hindi po pwede hindi sila gumaya or sundin nila in case na inutos mo na sa kanila. O kahit hindi nyo nautusan, dahil nakikita nila na yun ang ginagawa nyo, hindi na kayo nagpapautos, so sila na rin ang kusa kapag wala rin silang ginagawa. Pero mas maganda talaga yung nakikita nila yung gawain ng magulang. So, basta sa mabuti lang ha. Uros kahit sabitin masama. Basta magulang muna, mauunang, matuto, bago anak. So, huwag natin patagalin mga kaidol. Shortcut na tayo. Washing-washing na. Tatagal tayo eh. Okay? Nice! Sampai na
harap ulit ako ng mga pwede mong gawin. Relax-relax muna tayo. Gamas-gamas sa garden. Mamaya, check ko naman yung ating mga tanim. Dahil, siyempre, panay ulan. Ilang araw na ulan. Tiyak ako dun mga kaidol. Marami lang mga, ayan, mga insekto. Kaya, i-check natin. Tapos, kung meron akong makita, kailangan tanggalin. Yan. So, i-spray natin ngayon ng pang-taboy insekto. Ulan mga uod. Kasi sila yung mag-preparation tayo natin mga kaidol. Yung tulad sa aking pichay, yung sa aking dyan, mustasa, gusto-gusto ng uod yan mga kalwa. Yung ang palay ko, upo, yun. Yung upo naman tsaka ang palay, ano dyan, fruit fly. Kailangan, usukan siya, umaga, hapon, para yung mga insekto magdadala ng uod, mataboy niya. So, ganun lang ang trabaho ni kalwa, kapag wala ng duty. Tayo. So, tawil ito ng anong dalaga ko. Pamuto ng binata akong palo. At dito naman tayo sa malaking kumot. Lako! Pagkat-pagkat nga. Wala naman kung kayo ano naman. So ayan. Ngayon, sasampay na naman tayo. Sasampay ko na yung nauna kong nilaban. Kasi ando nagwawashing pa ako sa iba. So dito muna tayo.